Number three, the voice of the people. Majority. Ito ang sigaw. Amen? At ang minority, ito ang sigaw. Sa panahon ni Joshua, sabi nung 10 spies, ay maganda yung lugar, pero hindi pwedeng pasukin. Hindi natin kaya. Amen? Sabi nung dalawa, Caleb and Joshua. Amen? Sabi nila, kaya natin. Dahil ang Diyos ay kakampi natin. Amen. Amen? At ang tao, mas pinili nilang pakinggan yung bad news. At that night, nag-iyakan ang buong Israel. Sapagkat, sila ay nakinig sa maling balita. Amen? Pero anong kinampihan ng Diyos? Yung dalawa na positive. So, hindi nangangahulugan na kapag ka boses ng nakararami ay mas malakas at ang boses ng iilan ay mahina, hindi nangangahulugang mali sila. Amen? E paano, Pastor, pag nalilito na ako kung ano na ang pakikinggan ko? Sa time na nalilito ka, pumunta ka sa salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos ang ating kanlungan. Ang salita ng Diyos ang ating refuge. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng assurance. Amen? So believe the Lord your God, believe His prophets. So many people believe in the information they gather from ungodly people. Yun po ang mahirap sa buhay ng mananampalataya, na mas makikinig ka pa sa advice ng hindi mananampalataya kaysa doon sa may aral ng salita ng Diyos. Paano ba i-establish ang buhay mo kung ang pakikinggan mo ay bad news at hindi good news? Amen? And then number four, the voice of the preachers. Okay, hindi po lahat ng nangangaral ay tama ang kanilang doktrina. Amen? A lot of people are being deceived by the preachers who are not called of God. Si Isaiah, tinawag niya itong mga to na dumb dogs that cannot bark. Okay, Isaiah 56 verse 10. Mga asong bingi na hindi tumatahol. Okay, meron palang asong bingi at asong pipi na hindi makatahol. Okay? Sino-sino yan? Basahin muna natin. Isaiah 56 verse 10. Sapagkat alam niyo po, kapag hindi ka nag-ingat, meron kang danger, no, na pwedeng danasin. Isaiah 56 verse 10, ang sabi po dyan ay ito, His watchmen are blind. So watchmen na yan, ha? They are all ignorant. They are all dumb dogs. They cannot bark. Sleeping, lying down, loving to slumber. Sila ay mga dogs na hindi makatahol. Ang iba naman, tahol ng tahol. Amen? Okay? So, alam nyo po, nakakalungkot lang, no? Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan. Pero meron na namang bagong pahayag itong isang nag-propropes na siya'y sugo ng Diyos na malapit na ang deadline ng pagpirma niya ng huling pirma para sa kaligtasan. Kaya magmadali daw ang mga Pilipino. Okay? Dahil sa December 25, 2021 daw ang diba? Yun na yung huling pirma niya. No? At nire-remind niya ulit ang mga Pilipino na kailangan kumplitohin nyo na ang submission ng mga requirements para sa inyong kaligtasan. Dahil pipirma na siya sa December 25, pambihira. Okay? At kapag ikaw ay naniwala doon, di ba? Sipin mo, ang huling pirma ng kaligtasan ay siya. Okay? At may date na kung kailan nyo kukumplitohin ang inyong requirements. Okay? Kung ikaw ay di nag-aaral ng salita ng Diyos, kukumplitohin mo ang requirements. Okay? Ano-anong requirements? Amen? At bakit siyang pipirma?
At December 25 daw, dahil yun ang kapanganakan ni Jesus. Amen? Someday, yan po ang magiging King of the World. Sorry po. Joke lang, no? Okay. So, anong mangyayari kapag ka naniwala ka sa bad news kaysa sa good news? Amen? Napakahalaga po. Number one, you will lose discernment. Ang sabi ni Apostle Paul sa verse 11, tingnan nyo po. Punta muna tayo sa Acts 27, verse 11. May reason naman yung mga tagapagtaguyod ng barko kasi ang kausap nila ay may-ari ng barko tapos si Apostle Paul. So kung ang kausap nila ay may-ari ng barko, sila ay pinapasahod noon. So mas matimbang ang salita noon kaysa kay Paul. Correct? Pero si Apostle Paul ay apostle. At hindi siya nagsasalita na walang revelation from the Lord. Tama? Anong sabi diyan sa verse 11? Acts 27 verse 11. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those that which were spoken of Paul. Ano ba kasi ang sinabi ni Paul? Sabi ni Paul sa verse 10, and said unto them, sirs, sabi ni Paul, si Paul yan ha, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage. Will be with hurt and much damage, not only of the lading and ship, but also of our lives. Sabi ni Paul, sir, nahihiwatigan ko na itong barkong sinasakyan natin ay makakaranas ito ng loss, ng matinding damage pag nagpatuloy tayo. Okay? Ang sabi naman ng may-ari, huwag kayong makinig yan ha, apostle lang yan. Okay? Ako pakinggan nyo, ako may-ari, ako nagpapasahod sa inyo. Tuloy ang biyahe. Okay? So, anong nangyari? Verse 13. And when the south wind blew softly, supposing that they had obtained their purpose, losing thence, they sailed close by Crete. Verse 14. But not long after there arose against it a tempestuous wind called Euryclidon. So ano ang nangyari? Because of their ignorance, no? Dahil inignore nila ang sinabi ng apostle ng Panginoon, nawalan sila ng kakayanang i-discern ang mga pangyayari. They thought because the south wind blew softly, it meant it was all right to sail. So many people looked at the conditions at the time instead of heeding the word of God. Okay? Ang failure nila dito, verse 4, verse 7, verse 9. Pansinin nyo po. Verse 4, they did not observe the winds. Sabi sa verse 4, ang nagsulat nito ay si Luke. And when we had lunch from thence, we sailed under Cyprus because the winds were contrary. Pansinin nyo ha. Ang sumulat ay si Luke. At si Luke mismo, during their journey, napapansin niya ang hangin. Eh, si Luke ay doktor. Hindi naman siya mangingisda. Hindi naman siya mariner. Pero siya mismo na ordinaryong pasahero na di alam ang tungkol sa dagat, kundi ang alam niya ay tungkol sa medisina. Amen? Napansin niya ang winds na contrary. Amen? Eh, bakit di napansin yun ng mga namamahala doon sa barko? Okay? Tapos, tingnan nyo sa verse 9. Now, when much time was spent and when sailing was now dangerous because the past was now already past, Paul admonished them.
Okay? Yung word na sailing was now dangerous. Okay? So, may meron silang na, napapansin eh. Si Paul saka si Titus, oh sorry, si Luke na sumulat nito, may napapansin sila sa hangin eh. Amen? Tingnan nyo sa verse 7. And when he had sailed slowly many days, and scars were come over against Cnidos, the wind not suffering us. The wind not suffering us. We sailed under Crete over against Salmone. So, ibig kong sabihin, paunti-unti, may nagpaparamdam na sa kanilang hangin. Amen? But because close ang kanilang mind, na ang pakinggan lang ay itong side, at hindi pakinggan yung sigaw ng iba, hindi pakinggan yung sinasabi ng iba, isang thought lang ang gusto nilang pakinggan, yung may-ari ng barko lamang ang gusto nilang pakinggan. Okay? They lost their discernment. Amen? They did not observe the winds. Dapat sa mga marinero ay una nilang, sila ang unang makakapansin ng hangin eh. Hindi si Luke na isang doktor at hindi si Paul na isang apostle. Pwede naman, may reason naman silang di paniwalaan si Luke at si Paul, ay, Apostle Paul, dahil pwede nila sabihin, pasensya na mga sir, kayo ay pastor sa church nyo. Okay? Pero pagdating po sa dagat, kami naman. Pwede yon. Amen? Pwede niya sabihin, Sir Luke, pasensya na po, sa ospital, kayo ang masusunod kasi kayo ay doktor. Amen? Pero pagdating po dito sa dagat, kami ang masusunod kasi kami ang marinero. Amen? Kami yung mga may alam sa. Pero this time, parang blind sila na hindi nila naobserbahan yung wind. At ang nag-reveal pa ng danger na yon ay ang Panginoon kay Apostle Paul. Okay? Pero dahil di nila pinakinggan ang salita ni Paul, yon ang nangyari. Okay? They did not observe the winds. They lost their discernment. They did not observe the words. Ang sabi sa verse 10, mas gusto nilang paniwalaan ang sinabi ng may-ari ng barko kaysa sa mga salitang sinabi ni Apostle Pablo. Amen po? Alam nyo po, kapag ka sa Christian living, merong kalamang gustong mapakinggang salita. Okay? At ang gusto mong pakinggan ay yung masarap sa pandinig at hindi yung katotohanan, maliligaw ka. Amen? Lalo na sa last days, sabi ni Apostle Paul, in the last days, maraming mga tao ang hahanap ng mga mangangaral na merong makakatingtay nga. Okay? They heap to themselves teachers having itching ears. Okay? 1 Timothy chapter 4 yan. Tingnan nyo po. 1 Timothy chapter 4. Basa. Okay? 1 Timothy chapter 4. Oh, sorry. 2 Timothy chapter 4. Verse 2 hanggang verse 4. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Mga teacher na ang trabaho, kilitiin ang kilitiin ang tainga ng mga nakikinig. Ito yung mga kailangan ng new generation ngayon. Yung mga teachers na mahilig mag-joke. Amen? 90% ng preaching ay joke at ang 10% truth. Okay? Kaya pag tinanong mo, anong naintindihan mo sa preaching, yung mga joke po ang naintindihan ko. Okay? So, hindi na yung katotohanan. Ito na yon. Last days na, amen? Maraming tao ang gustong mapakinggan nila ay yung magpapakiliti ng kanilang tainga at magpapatawa sa kanila, at yung mga mangangaral na ang laging sasabihin ay God bless you, kahit nagkakasala ka, kahit hindi ka nagsisisi, kahit hindi ka sumusunod, kahit hindi ka sumisimba, God bless you pa rin.
Amen? At kapag ang mga taong yan ay nasaway, aalis na sila. Amen? Tingnan nyo sa verse 4. Anong sabi sa Timothy chapter 4? Verse 4. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Diba? Ilalayo nila ang tainga nila sa katotohanan at pakikinggan yung mga fables, yung mga pabula, yung mga kathang isip ang gusto nila. Amen? Parang mga anak yan, no? Na kapag ka, ang mga trabaho nila ay di ginagampanan at sineser mo na ng nanay, ang sasabihin, nanay na to, paulit-ulit na lang. Araw-araw ko na lang yan naririnig, parang sirang plaka. Okay? Tinatakpan na lang yung tainga at ayaw nang pakinggan yung mga magulang. Kasi nga naman, paulit-ulit nang sinasabi sa kanila, pero di pa rin nila sinusunod. Amen? Ha? Kayong mga magulang, huwag kayong magsawa na magpaalala sa anak nyo. Ano naman kung makulitan sila? Amen? Oh, ganun lang kasimple yan. Kung ayaw mong magsalita sa iyong magulang mo, sumunod ka. Amen? Diba? Kaya inuulit-ulit yan kasi di mo minamaster. Tama? So, ganun din po ito. Lilitaw ang mga tao na hindi na makikinig sa salita ng Diyos. Okay? So, anong mangyayari? Kapag ka ikaw ay nakinig sa bad news, you will lose discernment. Number two, you will invite dangers. Okay? Ang di pakikinig sa salita ng Diyos, ang di pakikinig sa revelation ng Diyos, ang di pakikinig sa ipinangangaral ng mga ngaral ng Panginoon, di ba, mas pinakikinggan ang fables, ang words of men, di ba, kaysa word of God. You invite dangers into your life. Tingnan nyo sa verse 14 ng ating text. But not long after there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. Okay? Sabi ni Paul, stop muna tayo, magpahinga tayo, tayo muna ay huwag munang tumuloy. Pwedeng mag-observe muna tayo. Ang sabi nila, hindi, tuloy. Tuloy tayo kasi sinabi ng may-ari. Amen? Na kahit marami nang namatay, tuloy to. Tuloy. Amen? Okay? So anong nangyari? They lose discernment and they invite dangers into their boat, into their ship. Their bad decisions brought on the perils of a terrible hurricane. Ang tawag ay Euroclydon. Okay? Euroclydon. Nakita niyo yan sa verse 15. And when the ship was caught and could not bear up into the wind, we let her drive. So nung di na kayanin ng barko ang lakas ng hangin, hinayaan na nilang ang barko ay magsarili. Amen? So alam niyo po, kapag ka nakinig ka sa bad news, nalito ka, di mo alam kung ano ba ang salita na iyong paniniwalaan at ayaw mo pang manumbalik sa salita ng Diyos, nag-i-invite ka lang ng danger sa buhay mo. Amen? Okay? Letter A, pride goeth before destruction. Proverbs 16:18, di ba? Pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Kapag tayo po ay ma-pride, hindi ka napapasukan ng maraming learning. Hindi na makakapasok sa'yo ang maraming information kasi close na ang iyong tainga at ang iyong puso. Yung mga word na, alam ko na yan eh. Bago ka pa magsalita, alam ko na yan eh. Amen? Bago ka pa mag-preach, pastor, alam ko na yan. Amen? Alam ko na sasabihin yan eh. Parang yung hari sa Israel na sabi ni Jehoshaphat. Ay, sorry. Jehoshaphat ba yon? Oo, si Jehoshaphat. Sabi niya doon kay Ahab.
tayo'y lulusog, di ba? Tayo ay lulusog, nag-combine sila eh. Sabi niya, pero hindi kasi kami sanay sa Juda na paglulusog ay hindi muna nag-i-inquire sa Panginoon. Sabi ni Ahab, o anong gusto mong mangyari? Sabi ni Jehoshaphat, nag-uusap yung dalawang hari. Sabi ni Jehoshaphat, wala ka ba ditong propeta na pwedeng pagtanungan? Okay? Ang sabi ni Ahab, meron. Pero lahat ng sabihin niyan, laban sa akin. Kaya di ko na siya pinapatawag. Oh, alam niyo naman si Ahab, ang pinaka-wicked na hari. O siyempre, ang sasabihin ng propeta, laban sa kanya. Amen? Kaya ayaw niya na ipatawag kasi lahat ng sabihin ni Prophet Micaiah ay kumukontra sa plano ni Ahab. Eh kung maganda pa naman ang plano, kukontra ba naman ang sasabihin ni Micaiah? Eh propeta ng Diyos yun, amen? So sabi ni Jehoshaphat, hindi, patawag mo pa rin. Ipatawag mo pa rin kasi gusto kong makarinig sa kanya ng hudyat kung tutuloy ba tayo o hindi. Amen? O buti si Jehoshaphat, may galang sa propeta. O sabi ni Ahab, sige ikaw, ipatawag mo. Pero sinasabi ko na sa'yo, wala yang sinasabing mabuti laban sa akin. Okay? O pagdating ni Propeta Micaiah, sabi ni Ahab, ano ngayon ang masasabi mo, propeta? Kasi alam ko na ang sasabihin mo eh. Bago ka pa magsalita, alam ko na against na naman sa akin yan. O di sabi ni Micaiah, sige, ganito na lang sasabihin ko. Tumuloy kayo sa digmaan. Dahil nakita ko na ang mga kalaban ay nagkalat at talagang natalo nyo sila. Diba? Tumuloy kayo. Pero kung yun ang sinabi ng Diyos. Pero hindi yun ang sinabi ng Diyos eh. Ang sinabi ng Diyos, pag tumuloy kayo, mamamatay ka, mahal na hari. Sabi ni Ahab, diba, Jehoshaphat? Sinabi ko na sa'yo eh, na lahat ng sasabihin yan, laban sa akin. Ikulong yan! Pinakulong. Diba? Huwag pakainin! Kakain lang yan pag tayo'y umuwi galing sa giyera ng matagumpay. Sabi ni Micaiah, kung makauwi ka pa. kung makauwi ka pang matagumpay. Amen? Ano nangyari? Tumuloy sila. Sabi nung kalaban, wala kayong ibang papatayin ha. Yung hari ng Juda, wag. Mabait yon. Ang pupuntiriyahin nyo lang yung hari ng Israel. Okay? O di na napana si Ahab. Hindi siya nakabalik ng buhay. Ibig sabihin, tama ang salita ng Diyos na nakay Micaiah. Amen? So, hindi mo kayang hatlangan si Micaiah. Hindi mo siya kayang gutumin. Micaiah yun eh. Amen? Mayaman yun. Amen? Yan yung propetang mayaman. Micaiah. Okay? So, tingnan nyo dito. Because of their pride. Okay? Nag-invite sila ng danger sa kanilang barko. Okay? Kapag ang tatay ay ma-pride, damay ang barko nyo. Damay ang pamilya nyo. Buong bahay nyo, barko yan. Amen? Kapag ang isang company na meron dyan kapitan, ay ma-pride at hindi nakikinig sa pangangaral, mas pinaniniwalaan niya ang kanyang sariling logic. Amen? Kaysa sa salita ng Diyos. Ayaw niya nang tumanggap ng counsel. Nag-i-invite siya ng danger sa buhay niya. Kapag ikaw na young people ay hindi ka na tumatanggap ng pangaral sa matatanda, hindi ka na tumatanggap ng payo galing sa mga nakatanda sa'yo, sa mga magulang mo, sa pastor mo, at sasabihin mo, I can manage myself. Diba? Pride goeth before destruction. Amen? Alam nyo, ang mga magulang, may mga naakyat na yan eh, na di nyo pa naaakyat. Kaya kung magsalita man yung mga magulang na yan, base sa kanilang nakitang maliwanag, may mga nakikita na yan na di mo pa nakikita. Kaya pag sinabihan ka, oy anak, huwag ka magpapaligaw dyan. Diba? Masama ugali niyan. Ang pamilya niyan ganito. Okay, naninira ka eh. Diba? Ayaw mo lang kasing akong maging masaya eh.
Meron ba magulang na ayaw maging masaya ang anak? Di ba? Sasabihin lang ng magulang ang nakikita niya. Amen? Oh, bago mo sabihin na, ano ka na kasi ma, ano ka na kasi pa, old fashion. Di ba? Sabihin ng magulang, papunta ka palang anak, pabalik na ako. Ay, hindi po yan totoo. Di ba? Madalas po, totoo. Amen? Ha? Kaya lagi sinasabi, ang pag-aasawa ay hindi yan parang nagsubo ka ng kanin na mainit pagtapos nung napasok ka, niluwa mo. Amen? Oo. Hindi po yan walang kwentang kasabihan. Amen po? Totoong totoo yan. At yung time is gold, totoong totoo din yan. Hindi po yan walang kwentang kasabihan. Pag sinabi sa'yo ng magulang mo, time is gold, diba? Alam ko na yan, matagal na. Eh, ginagawa mo ba? Hello? Pride goeth before destruction. Precaution should be desired. Okay? Precaution should be desired. Luke 22:31. Ang sabi ng Panginoon ay ganito kay Pedro. Pedro, Pedro, sabi niya ay, Simon, Simon. Oh, si Jesus Christ ay nagsasalita ayon sa nakikita niya. Amen? Anong sabi? Luke 22:31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Sabi ni Jesus, si Jesus na mismo nagsasabi, Simon, Simon, si Satanas, gusto ka niya. May gusto siya sa'yo. Crush ka niya. Di ba? Gusto ka niyang bistayin, kagaya ng trigo. Pero napag-pray na kita. Di ba? Nang pananampalataya mo ay huwag bumagsak. At kapag ka ikaw ay na-restore, palakasin mo mga kapatid mo. Si Jesus na mismo nagsabi, amen? Ano sabi ni Pedro? Sumagot siya, verse 33. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both in prison and to death. Sa ibang gospel, sinabi ni Pedro na, kahit ang iba ay i-deny ka, I will never deny you. Amen? Tapos sa ibang gospel, sinabi ni Pedro, though others, though all offend because of thee, I will never be offended. Grabe, no? Grabe magsalita. Amen? Pero ang sagot ni Jesus Christ dyan, verse 34, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day. Before that, thou shalt thrice deny that thou knowest me. Sabi ni Jesus, ang manok ay hindi titilaok ng 3 times, 3 times muna akong naikaila. Salita ng Diyos na nagpapaalala kay Pedro, and yet sabi ni Pedro, hindi, hindi mangyayari yan sa akin. Amen? Ang problema ni Pedro ay masyadong self-confident. Mas naniniwala sa sarili niyang plano, sarili niyang galing, kakayanan, kaysa sa salita ng Diyos. Amen? Anong nangyari? Nagkatotoo ba yan na na-deny niya si Jesus ng 3 beses? Yes. Bakit? Hindi niya hinangad ang godly counsel. Hindi niya dinesire ang precaution sa buhay niya. Pag kayo'y bumibili ng gamot, di ba merong precaution? Amen? Merong caution. Merong paalala. Amen? Merong sinasabi na bago mo to inumin, di ba, kailangan may nakaredy kang tubig. Di ba? Ang gamot na ito ay nakaka... di ba? May nakalagay doon. Di ba? Mabubulo ng kapag ininom mo to. Di ba? Hindi ka dapat uminom nito ng basta-basta. Bawal na, basa mo, bawal sa buntis. Tapos buntis ka, ininom mo. Bawal nga sa buntis eh. Ay hindi, kaya ko yan. Oh, amen? Kailangan i-desire natin ang godly precaution. Okay? Although mariners sila, yes, master sila sa dagat, pero kasama nila ang apostol ng Panginoon, dapat kahit papano makinig sila. Amen? Kasi makinig po, pagtungkol sa wind, pagtungkol sa galaw ng nature, walang marines-marines dyan. Amen?
pagtungkol sa pagputok ng bulkan, pagtungkol sa lindol, pagtungkol sa bagyo, ang kailangan natin hindi galing ng marinero. Ang kailangan natin ay kamay ng Diyos. Amen. And that time, ang nakakaalam tungkol sa kamay ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos ay si Pablo. Amen. Amen. Alam niyo, once na nasa gitna ka na ng dagat, ang buhay mo ay di na iyo. Pag-aari ka na ng dagat. Amen? Eh, ang dagat, pag-aari ng Diyos. Dapat maniwala ka sa Diyos. Amen? Gasino ang laki ng barko na yan? Kahit Titanic pa yan at mas malaki pa sa Titanic. Hindi yan mananalo sa icebergs. Amen? Eh, ang icebergs, ang Diyos ang gumawa. Ang Titanic ay gawa ng magagaling na engineers, pero ang icebergs, ang Diyos ang gumawa. Amen? Kaya pag sinabi ng Titanic na hindi kami babagsak, ito'y unsinkable ship. Nasabihin nila, di ba? That even God cannot destroy it. Hindi nga Diyos ang nag-destroy doon eh. Icebergs lang. Amen? Eh kung ang Diyos ang mag-destroy nung barko na yon, walang mabubuhay doon kahit isa. Amen? Kasi icebergs pa nga lang eh. Naintindihan natin? So pagdating sa galaw ng nature, ang Diyos na ang bahala. Kaya kung meron silang counsel na pakikinggan, yung kay Pablo, kasi si Pablo malapit sa Panginoon. Amen. Diba? E yung kapitan o yung may-ari ng barko, diba? Kilala ba nun ang Panginoon? O, ang alam niya yung pasikot-sikot ng barko. Amen po? Pagtungkol sa kalusugan, sa doktor ka makinig. Amen? Pagtungkol sa Diyos, sa spiritual na bagay, makinig ka sa propeta ng Panginoon. Okay? Are you listening? So you will invite dangers kapag di tayo nakinig sa good news kaysa sa bad news. Number 3, you will sink into despair. When you believe the bad news and not in good news, you will sink into despair. Tingnan nyo ang nangyari sa kanila. Sayang. Kung di sana nila in-ignore ang sinabi ni Paul. Basa, 27 verse 19. And the third day, we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, and no more tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. Okay? Tingnan nyo dyan, tinanggal nila yung mga tackling ng ship. Sa verse 19, they threw the tackling of the ship overboard that included the sails, anchor, and the cables. By doing so, they lost control of the ship. So lahat ng nakakabit sa barko, tinanggal na nila. Amen? Oh, ibig sabihin, nawala na ang control ng ship na yon, okay, at di na kayang kontrolin ng mga tao. Hinayaan na lang nila. Okay? How many people do you know who has lost control of their life because of bad information they have gathered from among other sources? Okay, gaano karaming tao ang kilala mo na dahil pinakinggan nila ang bad news ay napahamak sila at nagkaroon sila ng despair sa kanilang buhay? Amen? Nabasa nyo ba dyan? Sa verse 19, hinayaan na lang nila, tinanggal na sa verse 18 yung mga ano eh, yung mga karga ng barko eh. Diba? Pinagaanan nila yung barko. Okay? Tapos sa verse 19, yung mga nakakabit, mga tacklings na yan, tinanggal na rin. Okay? Pagdating sa verse 20, yung hope wala na. Amen? Hindi lang tackling ang nawala. Hindi lang anchors ang nawala. Pati hope nawala. So pag wala ng hope, despair na yan. Amen? Kaya, he that hasteneth his feet sinneth.
Huwag tayong padalos-dalos ng pasya. Magandang mag-isip muna, amen? Ha? Kasi pag tinanggal mo na yan, may babalik mo pa ba? Okay? Diba? Yung magpapaputol ng paa. Diba? Pagputol na yan. Sige, ano bang solution dyan? Putol eh. Ah, putol. Sige, putol. Mag-isip ka muna. Amen? I-condition mo yung sarili mo na ready na ba akong walang paa? Amen? Naintindihan niya? Nakikinig ba kayo? Ha? Kapag nakinig ka sa maling payo at basta-basta ka lang nagpasya, dadaling ka niya sa despair. Amen? Nag-away kayo mag-asawa. Tapos, nagpa-counsel ka. Ang sabi ay, hiwalayan mo. Diba? O sige, hiwalayan. Diba? I-condition mo muna yung puso mo bago ka magpasya. Amen? Ready ka na bang walang nanay yung anak mo? Ready ka na bang walang tatay yung anak mo? I-condition mo muna. Baka pagsisihan mo. Amen? Napagalitan ka ng boss mo. Nagpa-counsel ka sa kaibigan mo. Mag-resign ka na. Sige, resign. I-condition mo muna. Tingnan mo muna. I-ready mo yung sarili mo kung ano pang mangyayari pag wala kang trabaho. Amen? Mamalimos ka ba? O sige, mamalimos na lang. Amen? Ah, balik ako sa bukid. Sige, balik sa bukid. Hindi po ganon. Amen? Bago ka magkarga sa katawan mo, mag-isip ka muna. At bago ka magtanggal sa katawan mo, mag-isip ka muna. Amen? Kaya sa time na nalilito ka, Word of God ang lapitan mo. Amen. Hindi ka malilito dyan. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Okay? So tingnan niyo po ito. Dalawang loss of control. A, loss control voluntarily, and loss control mandatory. Yan yung nangyari sa ship nila. Sabi ni Paul, sir, wag na muna tayong tumuloy. Eh, hindi. Mas magaling tong may-ari eh. O, sige, tuloy. Diba? Eh, dapat voluntarily. Hindi nila nalaman. Okay? Hindi sila sumunod voluntarily. So, ang losing control nila, alam nyo, ang losing control voluntarily ay napakaganda. Amen po? Ito. 2 Corinthians 5:7. When we walk by faith, not by sight, we lost control voluntarily. Amen po ba? Halimbawa, okay. Pakiano lang po, pakipatahimik lang. Halimbawa, ganito, may isa kang problema. At sa problema mo, ay hindi mo kayang solusyonan. Pero, merong salita ng Diyos na nagsasabi sa iyong ito gawin mo. Amen? Tapos sinunod mo, na kahit di mo alam anong mangyayari, pero sinunod mo. Ang tawag yan, losing control, voluntarily. Amen? By myself, I cannot do it. But by the grace of God and by my faith, I know God will make a way. Si Abraham, sabi ng Diyos, Abraham, alis ka dyan sa bayan mo, pumunta ka dun sa lugar na ituturo ko sa iyo. Okay? Sumunod ba si Abraham? Yes, sumunod si Abraham. Buksan nyo ang Hebrews chapter 11. Paano ang ginawa ni Abraham na pagsunod? Basa. Hebrews chapter 11. Kaya kung susunod ka sa Panginoon, walang tanong-tanong. Amen? Sundin mo lang. Oh, verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Sumunod ba siya? Yes. Obeyed. And he went out not knowing whether he went. Kahit di niya alam saan siya papunta, sumunod siya. Diba?
Kasi ang Panginoon po, hindi po siya nagkakautang sa atin ng paliwanag. Hindi sa kada utos ng kanyang salita, hihingi ka na explanation. Just obey. Amen? By faith, obey God. Amen? Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God. Hebrews 10:25, huwag pabayaan ang sama-samang pagtitipon. Eh bakit? Anong mangyayari pag hindi ko pinabayaan? Huwag ka na magtanong, just obey. Amen. Ang tawag yan, losing control voluntarily. Amen? Oh, pag ang Diyos ang nag-utos, hihindian mo ba? Huwag mo siyang hindian. Bahala na kung anong mangyayari. Yan ang tunay na salita na bahala na. Pag sinabing bahala na, by faith na bahala na, iba yung bahala na nakamwat may. Amen? Yung bahala na nakisira-sira, iba yon. Ang bahala ng sumunod ka sa Diyos, tapos bahala na. Ang ibig sabihin nun, you are walking by faith. Amen? Hindi mo alam ang mangyayari sa sunod, pero bahala na ang Diyos. Ang tawag dyan, bahala na. Amen? O. Sinunod mo ang Diyos, hindi kanyan pababayaan. Ano pa? 2 Corinthians 4:18. Ano sabi doon? Sapagkat tayo'y tumitingin sa mga bagay na di natin nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? For the things which we see is temporal. And the things which we do not see is spiritual. O, eternal. So, ano daw ang tingnan? Yung mga bagay na di nakikita kaysa sa bagay na nakikita. Walking by faith yan. Amen po? O. So, ibig sabihin, losing control voluntarily. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Bakit? Wala nang ganon. Wala nang bakit-bakit. Basta trust in the Lord with all your heart. And lean not unto thine own understanding. Huwag kang magtiwala sa sarili mong alam. Eh bakit? Wala nang bakit-bakit. Sinabi ng salita ng Diyos. Huwag kang magtiwala. Diba? Hindi ka ipapahamak niyan. Huwag kang magtiwala sa sarili mong understanding. Bakit? O, kulang tayo. Empty lang tayo. Amen? Ang Diyos ay God of wisdom. Okay? O, ano sabi? In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct thy path. Sa mga lakad mo, huwag mo siyang kalimutan. At ang iyong landas ay gagawin niyang straight. Diba? Losing control voluntarily. O, ano nangyari sa kanila dito? Losing control mandatory. Amen? Anong nangyari? Tingnan nyo. Against their will, verse 19, tinanggal nila yung mga tacklings. First time siguro na na-experience nila na magkaroon ng barkong walang tacklings. Amen? First time nila na naranasan sa buhay nila na magkaroon ng barkong putol ang anchors. Amen? Putol ang layag o kung ano pa. Bakit? Sapagkat di sila nakinig, amen? Pinakinggan nila yung maling source ng salita at mas pinakinggan nila yung salita ng tao kaysa sa salita ng Panginoon. Amen? Anong nangyari? Diba? Losing control mandatory. Alam niyo po ba, ang mundong ito ay papunta sa losing control mandatory. Makinig na maigi. Okay? Darating po ang araw, lalo na sa mga bisita natin, pakinggan niyo po ito. Darating ang araw na ang mundong ito ay kukontrolin ng isa na lamang na tao. At ang taong yan ay makapangyarihan. At ang taong yan ay may kakayanang magbigay ng buhay sa patay. Ang taong yan ay may kapangyarihang kahit yung ginagawang himala ng Diyos ay kaya niyang kopyahin. Amen? At ang taong yan ay mag-aspire, maghahangad ng worship. Iwo-worship siya ng buong daigdig. Amen? At kaya niyang kontrolin ang daigdig. Alam niyo po ba na ngayon nangyayari na yan? Preparatory na po ito. Amen? Papunta yan lahat doon sa bubuksan nating talata. Basa. Revelation chapter 13. Revelation chapter 13.
Yung mga mandatory-mandatory na yan, every country meron, papunta yan doon sa isang pinupunter yung kaganapan sa daigdig na ito. Listen carefully. Revelation chapter 3, 13. Verse 11. 11 muna. Sabi niya sa 11, "And I beheld another beast coming out of the earth." So from the earth siya. "And he had two horns like a lamb, and his face as a dragon. And he exercised all the powers of the first beast before him, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth on the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do it in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, and they that should make an image to the beast which had the wound by the sword and did live." Verse 15. "And he had power," basahin niyo yan ha, "to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast would be killed." Yan, yung di sumamba, papatayin. Mandatory yan. Verse 16. "And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads." Okay? Kaya niyang obligahin ang lahat na tumanggap ng marka. Okay? Marka. Sa kanyang kanang kamay o sa kanyang noo. Verse 17. "And that no man might buy or sell." Walang taong pwedeng bumili o magbenta save he that had the mark. Yun lamang may tatak ang pwedeng lumabas at pwedeng magbenta at bumili. Ang pwedeng pumasok sa mga mall, yun lamang na may tatak. "Or the names of the beast of the number of the name." Verse 18. "Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man. For it is the number of a man, and his number is 666." So yun palang tataka ng 666. Pagdating ng panahon, hindi pa yan ngayon. Pagdating ng panahon ay mandatory. Kaya yung word na mandatory, ngayon inuumpisahan na yan. Para someday, okay, pag dumating itong part na to, na ang Antichrist ay magtatatak na ng mark of the beast sa noo, ang tao, alam na nila ang salitang mandatory. Losing control, mandatory. Amen? Ayaw mong pabakuna? Huwag kang lumabas. Amen? Someday ang salita na ay ayaw mong patatak? Huwag kang lumabas. Are you listening? Losing control, mandatory. Tingnan niyo ang barko. Ayaw nila ng voluntarily. Ito po ang nangyari sa mundo natin. Ang mundo natin ay parang barko na ang mga marinero ay hindi sumunod sa Diyos voluntarily. Anong ginawa ng Diyos? Ayaw nyo. Sige. Pasok kayo dun sa isang side ng pagsunod. Susunod kayo. Mandatory. Amen! Mga Kristiyano, ayaw maglingkod sa Panginoon. Ha? Ayaw maglingkod sa Panginoon ng voluntary. Nung walang COVID, di ka nagsisimba. Amen? Tapos ngayon, may COVID na at may pandemic na, may lockdown na. Sasabihin mo, sana bumalik na ang lahat. Ha? Nung wala yan, di ka nagsisimba eh.
Tapos ngayon, sana bumalik na ang lahat. Bumalik na sa lahat. Bakit? Gagala ka lang eh. Hindi naman para makapagsimba ka eh. Kaya gusto mong bumalik sa dati, bumalik sa normal ang lahat. Gusto mo lang kasing gumala eh. Kasi nung wala pang pandemic, gala ka ng gala. Akala mo lang para sa church yung iniisip mo. Amen? Akala mo para sa Panginoon yung iniisip mo, sana bumalik na sa normal. Diba? Maganda sana sana bumalik na sa normal para nag-visitation ako, 'di ba? Dati kong ginagawa, 'yun na ang gagawin ko. Amen. Ah, okay 'yan. Magandang desire 'yan na sana bumalik na sa normal para magawa mo yung dati mong ginagawa sa Panginoon. 'Di ba? Sana bumalik na sa normal para nakakaburakay na ako, para nakakabagyo na ako, para lahat na pupuntahan mo bumalik sa normal. Oh no. Losing control mandatory or losing control voluntarily? Pang-apat, when you believe the bad news, you will lose direction. Tingnan nyo sa verse 20 ng ating text. Okay? Acts 27 verse 20. And when neither sun nor stars in many days appeared. Naku, ang dilim ng karagatan nito. Amen? Many days. Walang star, walang sun. Okay? Araw madilim, gabi madilim. And no small tempest lay on us. All hope that we should be saved was then taken away. So no hope. Wala na silang hope. Amen? Hindi lang sila desperado, wala na silang direksyon sa buhay. Okay? Amen? Pag no hope, no direction. Amen? They lost hope that their lives would be saved. Naku, patay. Para sa kanila, aminado na sila, patay na tayo dito. Wala na to, wala na talaga to. Amen? Ganun na siguro sinasabi nila lahat. Naku, patay na tayo lahat dito. May isa lang ang nagsasabi na hindi. Amen? Okay? They do not understand God's will for them. They are wandering from one thing to another, trying to find satisfaction. Pero tandaan nyo po, nandun si Apostle Paul. Amen? At si Apostle Paul ay nagsasabing may hope kay Jesus Christ. May pag-asa po kay Jesus. Dumating yan man yang mga kinakatakutan ng daigdig na ito na mangyayari. Amen? Yung lindol, yung bagyo, yung, di ba, sobrang daming kalamidad, giyera. Amen? Yung end of the world, sobrang dami. Alam niyo po, dumating man yan, there is still hope in Jesus Christ. Okay? Hebrews 6:19, 1 Peter 1:3, Titus 2:13. Itong mga talatang to ay nagsasabing may pag-asa kay Jesus. Amen? Amen. Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hebrews 6:19, which hope we have as an anchor of the soul. Di ba ang ganda? Nawalan man ang anchor yung bangka nila. Si Jesus Christ, pag nasa buhay mo, may angkor ang kaluluwa mo. Which hope we have as anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, the veil. Okay? Meron tayong hope. At ang hope na yan, matibay, matatag. Ang pangalan niya ay si Jesu Cristo. Amen! 1 Peter 1:3. Ang sabi sa 1 Peter 1:3, sabi diyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope. Amen? Amen. Hindi lang steadfast hope, kundi meron tayong lively hope. Meron kang living hope. Amen. Amen? Amen. Kay Jesus, may pag-asa ka. So yung verse 20 nila sa Acts 27, no hope. Sabi ni Paul, wala. Hindi totoong walang hope. May Kristo. Hanggat may Diyos, may pag-asa tayo. Hanggat buhay, may pag-asa. Amen? Yan. Living hope.
Next, Titus 2:13. Titus 2:13. Anong sabi diyan? Basa. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Hindi man bumalik sa normal ang lahat, meron pa rin tayong blessed hope. At ang blessed hope na yan ay ang second coming ni Jesus Christ. Amen? So, wala pong Kristiyanong hopeless. Because we have the object of our hope. And that object is Jesus Christ. Kung sa tingin mo ang problema na nararanasan mo ay wala ng solusyon, nagkakamali ka. Lumapit ka sa Panginoon. Diba? Alam niyo ang ginawa ni Paul dito? Tingnan niyo po. Kung pwede lang magwala si Paul, magwawala eh. Pero dinaan niya na lang sa magandang salita. Ito ang sabi niya. Kami mga pastor, pwede naman kaming manumbat eh. Amen? Pero sa magandang pamamaraan. Alam mo sabi ni Paul yan? Basahin nyo. Tingnan nyo po sa verse 21. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them. Ayan, tumayo na siya. Amen? Hindi nyo ko pinakinggan kanina or nung mga nakaraang araw. Tumayo na siya. Nung sinabi niya, Sirs, you should have hearken unto me and not have loosed from Crete and to have gained this harm and loss. Sabi niya, oh, Sir, dapat kasi nakinig kayo sa akin. Amen? E kung nakinig sana sila, di wala yun, di naranasan yung ganong katinding loss. Amen? So, kaya pinakita ni Paul dyan na siya'y leader. Amen? Di siya leader ng mariner. Tama? Pero leader siya. At ang leader, magsasalita. Huwag kang manahimik lang. Amen? Kung ikaw ay leader, you speak. Paul, speak as a leader. Amen? Ano-ano ang mga sinalita ni Paul? Verse 21, he speak of rebuke. Tingnan nyo sa verse 21. Sabi niya, Sir, dapat kasi nakinig kayo sa akin. Di ba rebuke yon? Amen? O sasabihin mo ba, huwag mo kaming pagalitan. Huwag mo kaming sabihan. Hindi. Leader si Paul eh. As leader, you speak to rebuke. Amen? Para ano pa yung sinabi niyang, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke. Di ba? Kung di niya gagawin. Hindi mananampalataya yung mga kasama niya. Amen? Pero Paul stood up and speak to rebuke. Kayo ba'y tumatanggap pa ng rebuke? Di ba? Meron ba dyan na marinero o kahit yung may-ari na nakipagtalo pa kay Paul? Wala na. Kasi aminado sila. Oo nga, no? Ngayon lang namin napagtanto, tama pa lang sinasabi nito ni Pastor. Amen? Sabi ni Paul, dapat kasi nakinig kayo eh. O sa sunod, makikinig na kayo ah. Yes, sir. Amen? Oh, ano pa? The leader speaks to refresh. To refresh. Tingnan niyo po sa verse 22. And now, sabi niya, and now, hindi lang niya pinagalitan, hindi niya lang ni-rebuke. May ginawa siya. And now, I exhort you to be of good cheer. For there shall be no loss of any man's life among you, but to the sheep. Ang ganda na attitude ni Paul. Amen? Hindi niya sinabing, di kayo nakinig, bahala kayo sa buhay niyo. Amen? Hindi, ang sabi ni Paul. Dapat kasi nakinig kayo eh. O, di ba? Pero pagtapos nun, sabi niya, pero ganun pa man, be a good cheer po ha. Walang ma-de-despair ha. Walang mawawala ng pag-asa. Wala pong mawawala ng pag-asa. Kaya natin to. Amen? Ganun ang leader. Amen? Kasi kung siya mismo ang mawawala ng pag-asa, paano yung mga sumusunod?
Amen? Kaya ang sinabi ni Paul dito, be of good cheer. Dapat tayong mga mananampalataya, meron tayong influence, meron tayong salita na pwedeng magdulot ng pag-asa sa iba. Amen? Dapat nagsasalita tayo at nangunguna tayo para i-comfort yung iba. Amen? Pambihira, kung ikaw mismong may tagapagligtas na sinasabi mo, may kaligtasan, mayroong ebanghelyo, mayroong kang alam sa Biblia, pagtapos ikaw mismo ang kauna-unahang sumusuko, paano na sila na mga walang alam? Amen? Kaya, a leader speaks to rebuke, to refresh, and a leader speaks to reveal. Amen? Ano ang ni-reveal niya? Pansinin niyo po, sa verse 23. Sabi diyan, for there stood by me this night, may tumayo sa tabi ko ngayong gabi, the angel of God, whose I am and whom I serve. Fear not, verse 24, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Kung bihira, no? Kung hindi kay Paul, patay sila lahat. Pero sabi ng anghel, huwag kang matakot, Paul. Lahat ng kasama mo, walang mamamatay. Maliban sa mga karga nila. Maliban sa barko, lahat yan mawawasa. Pero ni isang buhay, mawawala. Lahat yan ibinigay ko sa iyo. At ikaw ay madadala kay Caesar. Di po ba? Ang ganda ng presensya ni Apostle Paul sa kanila. Amen? Yun ang di na-appreciate ng mga unbeliever natin kasama sa tahanan. Amen? Kaya safe ang pamilya mo dahil nandiyan ka. Kaya safe ang Gomora dahil nandun si Lot. Amen? At yung kanyang pamilya. Amen? Pero nung ang Panginoon ay gugunawin na yung Gomora, pinaalis niya muna sila. Bakit? Protektado ng Diyos ang isang lugar hanggat may believer. Amen. Protektado ng Diyos ang barko hanggat nandun si Paul. Sa una, ini-ignore. Amen? Pero nung na-realize na nila, oo nga, dapat pala tayong magpasalamat. May apostol tayong kasama. Amen? Dapat magpasalamat ang daigdig na ito na may mga Kristiyanong kagaya natin. Amen? The salt and light of this world. May mga taong nagpipray para sa Pilipinas. May nagpipray para sa buong mundo. Amen? Pero kapag ka nag-rapture na, ang daigdig na ito ay under judgment na. Amen po? So, yun ang nangyari dyan. Verse 22. Okay? The leader speaks to reassure. Sabi dyan sa 22, and now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. Magsalita ka to reassure. Amen? Pag problemado ang kapatid, ang kaibigan, ikaw naman ang palataya, magsalita ka at sabihin mo, ang Diyos ang mag-iingat sa iyo. Bigyan mo ng pag-asa. Amen? Because the leader speaks to reassure. This world is not our home. Amen? Tama? So, i-reassure natin ang bawat isa. Sa nabakunahan, live by faith. Amen? Live by faith. Yung mga sinasabing naririnig nyo na kung ano-anong, di ba? Papasokin nyo dyan, palabasin nyo dyan, mag-pray ka. Amen? Palakasin mo ang immune system mo. Bakit? Hindi kontrolado ng kahit anong bagay ang buhay natin. Ang may control sa buhay natin ay ang Diyos. Amen po? Oh, so naintindihan natin. Panghuli. Okay? Ito ang solusyon. Take the U-turn and desire the good news. Kung sakaling nabiktima ka ng pakikinig mo sa bad news, take a U-turn, may pag-asa pa. Sabi sa verse 23 and 24,
Diba? Anong nakalagay dyan? 23 and 24. Okay? Nakita niyo yan? 23 and 24. For there stood by me this night, the angel of God. Yan, okay niyan. Sabi sa 24, fear, saying, fear not, Paul, thou must be brought before Caesar. And lo, God hath given thee all them that sail with thee. 25. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me. Wow! I believe God. Powerful yun. Amen? Be of good cheer, for I believe God. Powerful ba ang iyong pananampalataya sa Diyos? Okay? Na pwedeng magturo doon sa nagkamali. Take a U-turn. Hindi ka nakinig dati, makinig ka na ngayon. Hindi ka nakinig sa good news dati, makinig ka na ngayon sa good news. Amen? Paul gave them a message from the Lord that there would be losses to the ship, but no one would be hurt. How many people do we know who always have to learn the hard way? Amen? Pero pag nauntog na, pwedeng sa sunod, magising na. Amen? Take heed how you hear. Take heed what you hear. Amen? Mag-ingat paano ka makinig at mag-ingat anong pakikinggan mo. Amen? To avoid confusion, listen to the Word of God. Hindi ka makukonfuse dito. Amen? Sa buhay na ito, napakaraming nakaka-confuse. Amen? Pero hindi ka makukonfuse kung salita ng Diyos ang pakikinggan mo. Believe the Lord your God and you shall be established. Believe His prophets and thou shall prosper. Okay? Kahit kailan, ang salita ng Diyos ay nakatayo. Ang salita ng Diyos ay di magbabago. Amen? This word is powerful. Powerful. Kaya ka nitong i-build up. Kaya ka nitong patibayin. Amen? Kumusta mga kapatid, mga bisita? Kumusta ang mga barko nyo? Losing control na ba? Because of sickness? Because of poverty? Because of problems? Losing control na ba? Nagtatanggal ka na ba ng angkla? Nagtatanggal ka ba ng tackling sa mga barko nyo? Ang barko nyo ay yung business nyo. Ang barko nyo ay yung trabaho nyo. Ang barko nyo ay yung pamilya nyo. Ang barko nyo ay yung spiritual life nyo. Diba? Kumusta ang mga barko natin? Losing control na ba? Voluntarily? Or losing control? Mandatory? Amen? Mga kapatid, ang Diyos ay nananawagan sa atin. Maniwala ka, manampalataya ka, magtiwala ka sa Kanya with all your heart. And lean not unto thine own understanding. Amen? Wala pa pong nanampalataya sa Panginoon na napahiya. Wala pang nagtiwala sa Kanya na napahiya. Okay? Doon sa mga nagpaliban sa pakikinig ng salita ng Diyos. Take a U-turn. Balikan mo kung saan mo iniwanan ang Panginoon. Nandun lang siya. Amen? Doon sa nanlalamig, sabi ng minsay natin, be of good cheer. Diba? Nahihirapan ka na, gusto mo nang bumigay, gusto mo nang mag-quit, be of good cheer. Laging may pag-asa kay Jesucristo. Amen? Lumapit ka sa Kanya. Isuko mo ang kasalanan mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay? Doon sa mga bisita natin, habang hindi pa huli ang lahat, pagsisihan mo ang kasalanan mo, gawin mong Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo si Jesucristo. Wala po kaming ibang pinapangaral na persona, no? Kundi si Jesucristo lamang na nagtubos ng ating mga kasalanan. Gusto ka niya iligtas, mahal ka niya. Mahal ka niya. Yung mga problemang nararanasan natin, paalala lang yan ng Panginoon para tayo'y magbalik loob sa Kanya. Head bow and eye close. Marahil ay naintindihan mo ang mensahe. Pwede mong kausapin ang Panginoon ngayon
sa kinalalagyan mo. Dito sa church, yan sa tahanan nyo. O sabi mo, Panginoon, Lord, may problema ang barko ko. Mukhang magtatanggal ako ng tacklings. Mukhang magbabawas ako ng karga. Mukhang i-give up ko na itong mga anchors. Panginoon, mukhang losing control na ako sa aking sarili, sa barkong dinadala ko. I-take mo positive itong mensahe. Nais ng Panginoon na tayo'y mawalan upang siya ang maging lahat sa buhay natin. Nais ng Panginoon na tayo'y bumagsak sa sarili nating lakas upang siya na ang maging lakas natin. Nais ng Panginoon na mawalan tayo upang siya na ang pag-asa natin. Mga kapatid, minsan nagkakasakit tayo para ma-realize natin hindi forever ang ating katawan. Hindi habang panahon malakas tayo. Kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. At sa mga Kristiyano, huwag na tayong mag-aksaya pa ng panahon. Paglingkuran na natin ang Panginoon habang may time pa. Kapag dumating ang oras na lahat ng bagay ay mandatory na, kailangan mong sumamba, maglingkod sa Diyos habang may natitira ka pang lakas. Tayo po'y manalangin. Tuloy lang po kayo sa pagkapag-usap sa Panginoon ngayon, nasaan man kayo. Talk to Him. Salamatan mo siya na remind ka sa magitan ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinadakila ka sa aming buhay. Kagaya po ng karanasan ni Apostol Pablo at ng mga kasama niya sa barko, may mga panahon, Panginoon, na binabagyo ang aming mga buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming mga relationship. Subalit, naniniwala kami na kayo ang may kakayanan at kapangyarihan na supilin at pahintuin ang mga bagyo sa buhay namin. Dahil mas malaki ka sa bagyo, Panginoon. Mas malaki ka kahit sa barko namin. Mas malaki ka sa lahat ng problema. Tulungan mo po na kami magtiwala sa iyo. At huwag naming i-magnify ang mga alalahanin sa buhay. Ang mga negatibong bagay. Huwag naming i-magnify ang mga problema, Panginoon. Kundi ikaw ang mamagnify sa aming buhay. Tulungan mo, O Diyos, ng bawat isa ay pag-aralan ng iyong salita. I-comfort kami na iyong salita. Tulungan mo, Panginoon, na maging masipag ang iyong mga anak sa pag-discovery ng mga pangako mo sa amin. Tulungan mo na wala pong isa man na manghina. Bawat isa ay magtiwala sa iyo at magpatuloy sa paglilingkod kahit ano pang kalagayan, Panginoon. Sa mga may karamdaman, kayo po magpagaling. Sa lahat po, Panginoon, na pagsubok na hinaharap na yung mga anak, bigyan mo sila ng pagtatagumpay. Dakilang Diyos, ito pong bagong variant ng COVID, Panginoon. The same pa rin. Hindi namin nakikita. Kayo ang Diyos na pwedeng magbigay ng protection sa bawat isa. Tulungan mo, Panginoon, isa man sa inyong mga anak ay hindi po tablan, Panginoon. Pagkos sila ay maging buhay na patutuo pa para sa marami. Salamat po, Ama, sa iyong gagawin sa amin. I-bless mo po ang puso ng mga nakinig na iyong salita. Ang lahat po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you, mga kapatid. Okay. Sa ating mga panauhin, palakpakan natin sila. Okay. Salamat po sa patuloy na yan, pagtangkilik nyo ng ating gawain. Doon po sa mga nakadalo ngayon, mag-post po kayo, ay mag-post, mag-send po kayo ng selfie nyo gamit ang kayo po'y naka-attend. Okay? I-send po sa GC. Okay? Para ma-recognize po at maisama po yan sa attendance mamaya. Okay? Sa mga kapatid po,
mag-send kayo ng inyong pictures, mga visitors, ganun din po. Okay? Amin pong kagalakan na kayo'y nakakasama palagi sa mga pagtitipon. Mamaya pong hapon ay 2 o'clock ang atin pong Sunday school and 4 o'clock ang ating worship service. Okay? So, ayan, palakpakan natin lahat ng mga visitors, regular and mga bago. Ayan, to God be the glory. Salamat po sa inyo pong panahon. Okay? Pagtapos po nitong lunch namin, ay magkakaroon tayo ng baptism. Meron pong isang ibabaptize. Okay? So, welcome to the family after na siya'y mabaptize. Okay? God bless you. At tayo po'y dismiss na. While fake news are everywhere, good news matters. Ang kapayapaan ng Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Ama, at ang fellowship ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Ingat po kayo palagi.